matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mas hugas iwas. And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Walang sinasanto. Anuman ang issue, sinuman ang sangkot, hindi pagtatakpan, hindi kakampihan, papanig sa tama at totoo lamang. Walang sinasanto. Diskusyong diretso sa punto. Talakayang bigay todo si Alex Santos. Walang sinasanto. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Hoy, magandang araw, magandang hapon. Araw tayo ng Martes ngayon, May 25, 2021. Kumusta na po? Ating po mga kababayan, kayo po ba ay nakapagbakuna na?
Ah, nagpabakuna na po ba tayo sa inyo po mga areas, sa inyo po sa inyo po mga LGU, sa inyo po mga vaccination sites, sa inyo pong mga nasasakupan ho dyan. Kumusta na po? Ha? O ito, may latest po ngayon na survey na ginawa po ng Social Weather Station o SWS. At ito po ang lumabas po sa survey batay po sa preferred brand of vaccines. Actually, hindi naman importante ngayon kung ano pong brand ng bakuna. Pero meron pa rin pong ilan po natin na tinitingnan kung ano po ang mabuti po para sa kanilang katawan, no? Para sa kanila pong buhay. Ito po yung lumabas po sa survey. Babaan ko lang yan. Ito po yung ginawa po noong April 28 to May 2. This year po yan. National survey po yan. At lumabas nga po na ang mas preferred po ng ating po mga kababayan batay ho sa lumabas na survey ay ang Sinovac, biotech. Ito po yung CoronaVac na gawa po sa China, which is meron pong total na 39%. Batay po yan sa survey na nangyari. Pero pag himay-himayin po natin mula po sa Metro Manila, Balanse Luzon, Visayas at Mindanao, naku, ganun pa rin po, mataas pa rin po ang pagpili ho nila sa Sinovac. Ang ginawa ho nila, nakikita ho nyo doon, ang tanong kasi doon po sa ilan pong na survey dito, ang tanong, kung makakapili ka sa tatak ng bakuna, ito yung tanong ha, na lahat aprobado ho ng Food and Drug Administration o FDA sa Pilipinas, alin sa mga sumusunod ang iyong pipiliin? Yan po nakalagay po dyan. Kaya meron po silang hawak po mga cards. Ito yung sabi dito, shuffle cards that allow multiple responses. So pwede ho silang pumili na marami. Pero ang napili ho ng mga tinanong ay Sinovac Biotech. Siguro, nung ginawa po itong, dahil nga po yung Sinovac, dumating po nung pong, kung hindi ako nagkakamali, Marso 1, no? Dumating po yung bakunang yan. At ito po ay naiturok po agad the following day, no? At siguro, dahil April po ginawa ang naturang pong survey, baka siguro pwedeng sigurong isama sa tinanong. Kayo po ba'y nabakunahan na? Dapat yung tinanong, maaring pwedeng hindi nabakunahan pa or nabakunahan na. Para magkaiba. Dahil iba ho yung kapag nabakunahan ka, dahil siyempre, sasagutin mo, kunyari, nabakunahan ka, kung ano po yung available po noon, nung April 28, kunyari, sabihin mo na, ay, Sinovac yung nagbakuna. So, ang mangyari, ang sasabihin po nung tao, Sinovac. Most likely, di ba? Pero kung kaisa po ay hindi pa ho nabakunahan, maaring iiba po ang kanya pong pipiliin. Di ba? Dahil hindi pa ho siya naturukan po ng anumang pong brand na nandito po sa ating bansa. Pero ang existing po na bakuna ngayon, as we speak, apat po, di ba? Yung Sinovac, yung Gamaleya, yung Sputnik V, AstraZeneca, at the same time yung ito po ang tinatawag po nating Pfizer, which is late po itong dumating. So yung apat na yon, maaaring pwede pa rin silang gumawa po ng survey ngayon. Dahil nga, mas marami na hong pagpipilian. Pero doon po sa ginawa pong survey po ng SWS, siguro, self-explanatory na rin siguro, lahat po ng mga brands nilagay, pati nga ho, pati nga po all of the above nilagay eh. So ibig sabihin, kung ano po yung mga nagustuhan po natin po mga kapwa Pilipino. So ito po yun ha, sa Sinovac ay 37% po kung tayo pinag-uusapan natin dito sa Metro Manila. Mataas po yan. Ganun rin po sa Balanse Luzon. Ito po yung mga karatig po nating mga areas, mga probinsya na malapit po sa NCR. Sa Visayas at maging sa Mindanao, napakataas, 44%. Naambunan po sila nung dumating po yung Sinovac na yan. Yung una nga hong dumating, di ba yung 500,000 doses, agad ka na naipadala rin po yan sa mga key cities po, sa Visayas at Mindanao. Siguro sa Cebu, sa Davao, ganun rin po sa Cagayan de Oro at ilan pang mga lungsod na mga key cities po dito sa ating pong bansa. So kaya po napili ho nila ang Sinovac Biotech. Pero kung tutusin, tama ang sagot ho nila na importante at ito mas preferred pong brand ng bakuna dahil nga ito po yung available. Ako nga, Sinovac nga ako eh. Kung ako pong sasabihin na anong mas prepared mo, Sinovac. Yung ginusto kong pagturok sa aking katawan eh. So ibig sabihin, nagiging na nagpapatunay lamang po ng Sinovac ay ligtas
At the same time, yan po yung epektibo. Dahil hindi naman po bibigyan po yung FDA ng EUA o pagtugot para ho yan iturok po sa katawan ng tao dito sa ating bansa kung hindi po yan epektibo at safe. Ha? So, malamang, marami ho talagang mga Pilipino ang pumili po sa Sinovac Biotech. Sumunod po ang Pfizer. Bagamat siya po ay huli pong dumating sa atin, pero siguro, alam nyo naman, kapag gawa po sa Amerika, automatic po na tayo po ay meron pong, alam tawag yan, yung ating pong colonial mentality ho natin, lagi po tayong tumitingin po sa mga stateside. Di ba? Kapag American, gawa po ng Amerika, lagi pong yan po'y kakibat sa ating pong utak. Siguro, minanaw ho siguro ho natin yan sa ating pong mga ninuno na pag sinabi, paggawa ng Amerika, ayos yan. Wala naman tayong problema sa kung sino pong gumawa. Basta't ang importante, yan po ay aprobado. Aprobado ho at na nagsasabi na yan po'y ligtas at epektibo. Sumunod po yung AstraZeneca. So, yan po yung tatlo no, na meron po tayo ngayon. Mga apat po ang Johnson & Johnson. Sumunod po yung Moderna na wala pa rin po yan sa atin ngayon. Ang CureVac, I don't know kung ano po itong CureVac nito. Yung Sinopharm at yan po yung pinatigil po natin po Pangulong Duterte na hindi po darating po yan. Yung Novavax, ito po yung galing pong India. Ang Sanofi GSK, wala pa rin po tayo niyan. Yung Gamaleya, medyo kulelat ha. Ito po yung Sputnik V. Dahil nga po siguro hindi pa ho napatunayan na at hindi po ito maturok po. Meron siguro pero hindi mo masyado nabibigyan po ng ano no ng pansin. Ito po ng Sputnik V pero malaki rin po ang ano niyan ha. Effectiveness po niya at ligtas rin po 'yan. Pero yun nga lang mababa po ang pumili po sa Gamaleya at yung all of the above mas mababa at yung none mas mataas pa doon sa ilan no. We'd have 19% po yan sa mga ayaw sumagot at tumanggi pong sumagot. So yan po ang latest na survey po. Batay po yan sa naging survey po ng SWS. So ano pa ho ang ating pong latest with regards po sa ating pong bakuna? Ano na po latest? Ito binigay po ni Secretary Vince Leeson po kanina. Ang sabi po niya na meron po tayong total, tumaas na nung last 4.1 lang no pero ngayon nasa 4,305,575 na po ang na doses administered tapos ang breakdown ho niyan yung nabakunahan na po ng first dose ay nasa 3,318,646 doon po sa mga nakakumpleto na ho ng bakuna tulad ko Sinovac ay nasa halos 1 million na po ang exact number po niya is 986,929 at makikita po ninyo sa datos po na binigay po ng ating pong NTF ito mukhang tumataas po talagang nasa 200,000 plus na ho ang peak ng ating pong inoculation drive ng ating pong pamahalaan kung dati ho. Kung pagbabasehan po ninyo yung pong unang linggo pa lamang ho ng pagturok, siguro yung March po yan, no? Nasa 5,000 lamang pong average weekly. Pero ngayon po, nasa 12 week na po tayo, week 12, umabot na po sa 166,069. So, ganun po kataas kagad, no? Dahil nga, maaring ang dahilan po dito ay meron po yung supply, ha? Kapag konti lamang po ang dumating na supply ho sa atin ng bakuna, most likely, mababa po yung mga mababakunahan. Dahil nga, nire-reserve po yung ano. Pero merong nakausap po kanina, si Dr. Ted Herbosa, sabi niya, mukhang pinag-uusapan na ho sa NTF na dahil nga po hindi po nauubos ngayon ang mga bakuna. Dahil nga, nire-reserve po yan doon sa mga una ho na turukan po ng first dose. Ayaw ho nilang galawin po yon. Dahil baka hindi po dumating yung stock ko natin. So gusto nilang matiyak na kapag ang first dose po naturukan na, so yung kanila pong supposedly second dose, mag-aantay lamang po sila ng how many weeks, no? Nakakatitiyak ko sila na meron pong parating na yung po'y gagamitin po ng mga naturukan po ng first dose. Parang yan daw ho yata ang pag-uusapan po ng National Task Force. With the leadership po of Secretary Galvez. Ang sabi,
pwede na daw hong gamitin yung gagamitin pong second dose na mga naturukan po ng first dose. Para at least, lahat na po tayo ay naka-first dose na. Ha? At hindi na po naantala yung pagbabakuna ho ng ilan po natin mga kababayan. So, maganda ho yun. Ha? So, antabayanan po natin ang magiging pasya dito ng atin ang National Task Force. Dahil nga, end of May, pagpasok ko natin ang buwan ng Hunyo, eh, mas dadagsa na po at marami na hong darating pong bakuna sa ating pong bansa. At hindi lang siguro po yung apat na brand, no? Siguro mas madadagdagan pa tulad po ng Moderna at ilang pang mga bakuna na nabigyan na po ng EUA o yung Emergency Use Authorization. Ito nga po ang sinasabi na so far we have 8.279 doses of vaccines ang dumating na po sa Pilipinas mula po nagsimula po ang kampanya ho ng ating pong vaccination program po ng ating pong pamahalaan. At yung total doses, actually, ano na po yan? 4.3 na po, no? Yun po yung bago po. Pero ito yung latest po binigay po ng ating pong presidential spokesperson. So yan po, 5.5 million na Sinovac, 30,000 na Gamaleya, ito po yung Sputnik V. Meron pong 2.5 million na AstraZeneca at meron pong 193,000 pong doses ng Pfizer. Medyo kulang po, konti pa lamang po ang doses na dumating mula po sa Pfizer BioNTech. So yan po ang update po sa atin tungkol po sa bakuna. And lastly, ito po, ang ibinahagi rin po ito ni Secretary Roque, yung pong sinulat po ng Washington Post. At ang sabi, Washington State has been publicizing the extreme threat of hospitalization for unvaccinated people. Ano ibig sabihin po niyan? Lumalabas na kapag ang unvaccinated pong senior citizen ay 11 times, 11 beses po ang posible ho kayong ma-hospitalize. Ha? Pero kapag kayo po ay nabakunahan, syempre, mababa po ang chance na kayo po ay ma-hospital. Doon naman po sa mga edad na nasa 45 to 64 years old, kung kayo po hindi pa ho nababakunahan, nako, 18 times higher ang inyo pong hospitalization rate na posible daw po kayong ma-hospital. Eh lalo na kung kayo po ay may sakit. Ha? Kung kayo po ay may comorbidities, eh posible ho kayong lapitin po kayo. It's either kayo po ay mamamatay or kayo po ay ma-hospital. So, mas maigi na pong tayo po ay magpabakuna na. Ha? Kung kayo po ay may pag-aalinlangan pa, eh wag na ho, tanggalin na ho natin yung pag-aalinlangan ho natin. Ha? Magtiwala ho tayo sa mga bakunang available ngayon dahil yan po ang magbibigay sa atin po ng proteksyon. Okay, panghuli, ito po, mula po sa WHO, meron pong anunsyo ang ating pong Director General po ng WHO na si, ang first name niya, si Tedros Ghebreyesus. Ito pong kanya pong mensahe para ho sa ating pong mga kababayan na ano ho ba dapat na target ho natin by September at end of the year. Pakinggan ho natin siya. For almost 18 months, health and care workers all over the world have stood in the breach between life and death. They have saved countless lives and fought for others who, despite their best efforts, slipped away. We owe them so much. And yet, globally, health and care workers often lack the protection, the equipment, the training, the decent pay, the safe working conditions, and the respect they deserve. In January, I issued a challenge to see vaccination of health workers and older people underway in all countries within the first 100 days of the year. That target was very nearly achieved, but the number of doses available to COVAX remains vastly inadequate. There is no diplomatic way to say it. A small group of countries that make and buy the majority of the world's vaccines control the fate of the rest of the world. The number of doses administered globally so far would have been enough to cover all health workers and older people if they had been distributed equitably. We could have been in a much better situation. I understand that every government has a duty to protect its own people, but right now, there is not enough supply. I'm calling on member states to support a massive push to vaccinate at least 10% of the population of every country by September and a drive
to December to achieve our goal of vaccinating at least 30% by the end of the year. Sprinting to our September goal means we must vaccinate 250 million more people in low and middle income countries in just 4 months, including all health workers and the most at-risk groups at the first priority. These are the minimum targets we should aim for. A safer world is not a zero-sum game. It is the opposite. If anyone is left behind, all are held back. If the most vulnerable is first to be protected, then we all win. Oh, yun po ang naging mensahe po ni Tedros Ghebreyesus, ang ating pong Director General po ng ating pong World Health Organization. So, maliwanag ang kanya pong naging mensahe sa ating pong mga world leaders na dapat by September, 10% po ng inyong pong populasyon. Kunyari sa Pilipinas, tayo po ay nasa 110 million ang ating pong population. So, i-compute ninyo yan. Ilang po bang 10% po ng 110 million? That's 11 million. So, dapat by September, 11 million na po ang natuturukan. Ah? At by December, end of the year, kailangan po ay nasa 33 million na po ang matuturukan na po dito sa ating pong bansa. Kaya ho ba yan? Sabi ho ni Dr. Ted Hermosa, mukhang maabot po natin yan. We have still 4 months to go. Dahil nga po ay magtatapos na tayo sa buwan ng Mayo at nasa 4 million na po tayo sa mga natuturukan. So, with that number, kulang na lang po ng 8 million. Kung ang numero naman po ng daily average po natin ng natuturukan, umaabot na po tayo sa 250,000 at siguro sa mga susunod paong araw, per day ho natin ay nasa kalahating milyon. Naku po, maaabot talaga ho natin ang target po ng WHO na 10% by September and 30% of the end of the year per population po yan ng bawat bansa. So, let's help. Magtulungan po tayo. Kung meron pa kayong pag-aalinlangan, kausapin po ninyo ang inyong po mga doktor para at least alam mo ninyo kung ano ba ho ang dapat na brand. O, hindi naman brand, pero kailangan kasi ho yung vaccination, yung bakuna ho, na kailangan po lumapat po sa inyong pong katawan. Yan ang talagang importante po na dapat pong malaman ang ating po mga kababayan. Okay? So ngayon, bago tayo pumalaot, ay mamaya po ikausapin po natin ang barangay chairman po ng barangay nagkaisang Nayon, no? Dahil nga po ay ito po yung pinag-uusapan pa mula po nung kahapon. Dahil nga po ang alkalde ho ng Quezon City ay medyo galit na galit. Dahil nga po mukhang napabayaan po to ng kanila pong barangay at meron daw mga kasuhan dito. Dahil nga, base ho sa pagsusuri ng kanila pong Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit, lumabas na higit 50 ang nagpositibo po dyan sa nagipong kasiyahan po sa pagdiwang po ng Mother's Day, no? Ito po yung lugar po dyan po sa nagkaisang Nayon. Ito po yung video. Masayaw. Ay, si Ate Gingging. Masayaw po ho yan. Dahil nga po nagtipon-tipon po ang ilang po mga nanay at ilang po mga kababayan natin dyan. So mamaya po, ikausapin po natin ang chairman ng naturang pong barangay kung ano ho ba ang kanyang pananagutan ho dito. At bakit hindi ho nila na nasita ito? Itong ganito po mga gatherings o pagtitipon-tipon po dyan sa kanya pong nasasakupan. Also, mamaya kung tayo po isusorte, mga kasama ho natin si Secretary Berna Romulo Puyat para tanungin ho natin ano ba ho mga plano ho ng Department of Tourism. Dahil nga ang ating pong NCR ay nasa GCQ na po tayo with heightened restrictions. Ano ba ho ang mga plano ho nila? Pwede na ho ba makalabas po ang mga taga-NCR going to different provinces or regions? At the same time, pwede na ho ba mag-accept ng mga tao po, ang mga kababayan natin, papasok ko dito sa Metro Manila? At update na rin po tayo, ano ho bang pagpapasya ngayon po ng Department of Tourism tungkol po sa mga resorts dyan po sa Pansol, Barangay Pansol, sa Calamba, Laguna. Alamin na ho natin, baka meron na ho silang pagpapasya ho dyan. So mamaya, siya po ang ating pong makakausap. Okay, reports muna tayo. Bago tayo mag-break, simulan po natin ang report tungkol ho to sa Bayanihan 3.
Target na hong tapusin sa second reading ngayong araw na ito. Detalye mula kay Kathleen Forbes, ang ating pong correspondent po dyan sa mababang kapuluan ng Kongreso. Kathleen, go ahead. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Impiyansa si Deputy Speaker Rufus Rodriguez na maipapasa nila sa second reading ang panukalang Bayanihan 3 ngayong Linggo. Sa panayam sa mambabatas, sinabi nito na isasalang na rin ngayong araw sa period of amendments ang B3. Ibig sabihin kung mapagtitibay sa ikalawang pagbasa ngayong araw, sa susunod na linggo ay mapagbubutuhan na rin anya ito para sa third reading para maitransmit sa Senado. Sa kasalukuyan, may dalawang counterpart measure na ang inihain sa Senado, ngunit hindi pa nasisimulan talakayin ng komite. Umaasa naman si Rodriguez na agad itong aaksunan ng mataas na kapulungan upang maipaabot ang kinakailangang ayuda para sa mga Pilipino at industriya na apektado ng pandemya. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Thank you, Kathleen. Sunod natin mula po sa probinsya, mask screening kontra COVID. Ipinatutupad na po dyan po sa bayan ng Bayambang sa Pangasinan. Detalye mula kay Sara Kayabyab. Sara, go ahead. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagsasagawa ng mass screening kontra COVID-19 ang lokal na pamahalaan ng Bayambang dito sa lalawigan ng Pangasinan kasunod ng pagpositibo sa coronavirus disease ng 8 empleyado ng munisipyo. Layunin ng hakbang ng LGU na matiyak na lahat ng empleyadong humaharap sa kanilang mga kababayan ay walang dalang virus. Tuloy din ang isinasagawang pagsusuri gamit ang antigen test sa mga empleyado at agad na ina-isolate ang mga nagpupositibo para maisailalim sila sa confirmatory RT-PCR test. Tiniyak naman ni Municipal Health Officer Dr. Paz Valio na walang dapat ikabahala ang publiko dahil maagang na-isolate ang mga nagpositibong empleyado. Nagpatupad na rin ng lockdown sa mga tanggapan sa munisipyo nitong nakalipas na linggo para bigyang daan ng disinfection at testing sa lahat ng kanilang mga empleyado. Malalapo Dagupan City, Sara Kayabyab, Radyo Pilipinas. Thank you, Sara, mula sa Pangasinan. Sunod natin mula sa Bicol Region. Ito, yuman daw mga pagdiriwang at mga kapistahan bilang pagtalima sa panawagan ng DOH ay kailangan daw pong kanselahin ng kanila pong city government po dyan sa Naga. Detalye mula kay Roniel Peñaflor. Roniel, go ahead. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Tatalima ang pamahalaang lokal ng lungsod ng Naga sa naging panawagan ng Department of Health at IATF Bicol na iwasan na muna ang lahat ng mga malalaking pagtitipon tulad ng pagdiriwang ng kapistahan sa lahat ng mga barangay. Ipinaamot ng alkalde ng lungsod ng Naga ang isang kautusan sa lahat ng 27 mga barangay chairman ng 27 mga barangay sa lungsod ng Naga. Malinaw ang panawagan ng Department of Health dito sa Kabikulan na iwasan na muna ang lahat ng uri ng mass gathering upang mapigilan ang tuloy-tuloy na pagtaas ng bilang ng mga nahahawa ng COVID-19 virus. Mawawala na muna ang lahat ng fiesta celebrations, maging ang lahat ng uri ng mga aktibidad na may kaugnayan sa lokal na simbahan at mga palaro na may kaugnayan sa kapistahan. Kung maaari, maging ang pagdayo ng mga mamamayan at pagdalaw sa kani-kanila mga pamilya sa panahon ng kapistahan ay iwasan na rin. Napansin na may mga kaso ng buong pamilya ang naubos na naging positibo sa COVID-19 dahil sa isang bisita na asymptomatic at walang nakikita ng anumang sintomas. Kapansin-pansin na pagpasok ng panahon ng kapistahan sa Bicol Region ngayong buwan ng Abril at Mayo, biglang sumirit pataas ang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 kung kaya't agad itong inaksunan ng DOH at ng IATF Bicol sa tulong ng mga LGU sa buong Kabikulan. Hali siyudad ng Naga sa Kamarinisur, Ronil Peñaflor, Radyo Pilipinas. Thank you, Ronil. Lalo na ngayon, no, buwan ng Mayo. Patapos ho ng buwan ng Mayo, marami ho mga piyesta-piyesta ho dyan. No? Nandyan yung Santa Cruzan at ilang pang mga activities o kapistahan. Ha? So dapat po talagang iwasan muna ho yan. Anyway, sunod natin mula po sa Mindanao, ang mabilis na pagkalat ng COVID-19 sa isla daw ng Dinagat. Nagtulak sa Surigao del Norte na hanapan ng negatibong RT-PCR test ang kahit sinong manggagaling sa probinsya ng Dinagat Island. Ayun, control po nila ito. Detalye mula kay Jocelyn Morano. Jocelyn, go ahead. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Obligado nang magpakita ng negative results sa RT-PCR test ang kahit sinong nagmumula sa probinsya ng Dinagat Islands bago pa man payagang pumasok sa probinsya ng Surigao del Norte. Nakapaloob ito sa pinirmahang Executive Order 21010 ni Governor Francisco Matugas kasunod ng pagkumpirma ng DOH karga ang pagkakaroon ng 6 na COVID-19 variant sa Dinagat. Kinakailangan na rin magpakita ng post-antigen test ang kahit na sinong mga turista at private apours na nanggagaling sa probinsya ng Dinagat Islands 5 araw pagdating sa Surigao del Norte.
Nilinaw ni Governor Matugas, mabilis ang hawaan ng COVID-19 sa isla ng Dinagat kaya't mas mabuti nang maghigpit upang makapaniguro na maiwasang kumalat ang virus sa Surigao del Norte. Sa datos ng Dinagat Provincial Health Office, pumalo na sa 176 ang aktibong kaso sa isla at 6 na sa 7 bayan ang nagkaroon ng hawaan sa COVID-19. Pinakamarami sa bayan ng San Jose na 109 active cases. Nanukad sa Dakbayan sa Butuan, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas. Okay, dagang salamat Jocelyn Morano mula po dyan sa Caraga Region. Sunod natin ha, sa ating pong pagbabalik, kausapin natin. Ha, unahin ba natin IV, si Secretary Bernadette Romulo Puyat ng Department of Tourism. Pag-usapan natin ano na ho ang epekto at ano na ho ang plano ho na kanilang pong kagawaran para manumbalik po ang turismo, hindi lamang po dito sa atin po sa NCR, kundi sa iba pa mga rehiyon, no? Na less naman po ang epekto ng COVID-19 sa kanila po mga lugar, baka pwede na hong manumbalik ang sigla ng turismo sa kanila po lugar. Magbabalik po tayo oras, 1:27 na po ng hapon. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng uriga, sarap ng totoo. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa Pagcor. Keep it fun. Game responsibly. Sakrang ka na naman nakaupo, Paps. Kalma, kina. Kalma ka na. Nag-angkas ka pa ng bigas. Kalma, kina. Sa grocery ka lang nagmotor, pero ang nauwi mo, sunog na itlog. Kalma, kina. Kalma ka na. Nag-Petron Sprint 40 ka na lang sana with thermal control system. With TCS formula. Controls heat, sustains power. Para laging chill mode sa road. Para laging chill mode sa road. Petron Sprint 40 Motorcycle Engine Oil. Sustains power, controls heat, and protects engine for a smooth ride. Available in all Petron stations nationwide. Alam niyo bang masama ang pagtatanim ng mga puno o mga pananim o halamang matataas ang tubo malapit o sa daanan na linya ng kuryente? Bukod sa maaari itong makadulot ng pinsala sa mga nasa paligid nito, maaari rin itong maapektuhan ang daloy ng kuryente patungo sa mga kabahayan. May kaukulang parusa ang mauhuling lumalabag dito katulad ng pagkakakulong ng hanggang 12 taon at multa na hindi bababa sa 50,000 pesos. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Alex Santos, Alex Santos, sa walang sinasanto, walang sinasanto, walang sinasanto, sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Okay, mag-aalas sa 1:30 na po ng hapon. Dito pa rin kayo nakatutok po sa ating pong programang Walang Sinasanto sa Radyo Pilipinas. Inaantay lang po natin si Secretary Berna Puyat para pag-usapan po natin kung kumusta na po ang kasiglahan po ngayon ng tourism sector po natin. Dahil nga ho, pabago-bago ho tayo ng quarantine measures, meron pong time na tayo po ay nanumbalik po sa enhanced community quarantine. Kaya napigilan, no, napahinto rin talaga ang pagsubida na sana, pag-arangkada ho ng tourism sector sa ating bansa. Pero dahil nga po sa bigla pong pagtaas, may uptrend po ng cases po ng COVID-19, minabuti po ng ating pong IATF na pansamantala muna pong i-lessen ang movement ng ating pong mga kababayan. Kaya maging ang tourism department, hindi rin po makabuelo, no? Kaya ngayon po, tanong natin kay Secretary Bernadette Romulo Puyat kung kumusta na po ang sigla ng ating pong turismo sa ating pong bansa. Secretary, good afternoon ma'am, si Alex Santos po. Hi Alex, good afternoon. Opo. At good afternoon sa lahat ng nakikinig at nanonood sa iyo ngayon. Opo, Secretary, nababanggit ko nga kanina na tayo po'y umaarangkada na sana, no, para manumbalik po ang ating pong tourism sector. Pero napipigilan po to dahil nga babago-bago na naman po ang ating pong quarantine measures, especially po dito sa NCR, na mostly ng lahat po ng mga taga-NCR, gusto na rin po magbakasyon sa iba po mga lugar po natin, domestically po, madam, no? Yes, correct. Yun na nga ay nakakalungkot, di ba? Kasi
Pelo na tayo, 'di ba? Bago Holy Week, dapat at summer, mm-hmm. 'yun yung peak season at talagang dapat puno na yung mga hotel sa mga tourist destination. Opo. Pero dahil sa pag-increase ng cases at yung bagong mga variant, napigilan kasi ang tourism considered non-essential. So, tayong ang tourism ang una ang naaapektuhan. Pero at least ngayon, under strict GCQ, pwede na naman yung staycation. Yes. At pwede na yung staycation around NCR, papuntang Tagaytay, which is in Cavite, Laguna, Bulacan, at saka Rizal. Opo. And we are hoping sana by June 1, kasi at least bumababa na naman ang cases, mm-hmm. pumayag na yung IATF na pumayag na yung travel from NCR Plus sa mga iba't ibang tourist destinations. Mm. Ano po ito, ma'am? Is it the willingness ho ba ng mga provinces within our NCR Plus o yung outside po na pwede na silang tumanggap ng mga taga NCR Plus po, ma'am? Actually, outside NCR Plus, naka-MGCQ naman sila. So, they can actually accept tourists galing sa Visayas, mm-hmm. sa Mindanao. Pero syempre, gaya ng sinabi mo kanina, yung bulk ng mga turista ay actually galing sa NCR Plus. Tama. Alam mo na, Alex, nag-travel survey kami. Opo. Tinanong kasi namin na kung gusto pa ba talaga mag-travel kahit na may COVID. Mm-hmm. Gustong-gusto na mag-travel ng ating mga kababayan, gaya ng sinabi mo kanina. Mm-hmm. At kung tinanong namin, why do you want to travel? Ang number one is for their sanity. Okay. So, nandyan talaga, gusto na mag-travel. Well, at least within the NCR Plus, pwede na mag-travel, although may age restrictions. But we are hoping na pag June 1, pag maging less strict ang GCQ, pumayag na ang travel. Kasi ang tourism naman, most LGUs naman, may test before travel. Mm-hmm. So at least pagdating sa kanilang mga lugar, alam natin ay negative naman sila. Oho. So yun, we are praying for that. Although here in NCR, bukas na ang Intramuros. Okay. Kasi pinayagan na yung outdoor tourist attraction. So bukas na siya, mm-hmm. 30%. Mm-hmm. So at yun, pwede na rin bisitahin ng ating mga kababayan. Opo. Pero Secretary, I'm sure meron kayong mga pag-aaral, no? At nakikita ho ninyong behavior po ng ilan po natin mga kababayan. Sa panahon po ng pandemya, ano ba ho yung gusto ho nilang bisitahin po mga lugar na tourist spot? Siguro, yes. The beaches po ba ang una-una ho nasa isipan nila? Priority ho nila yun? Alam mo, ang gusto lang nila, open air, yun. Open space, mm-hmm. heritage and culture, at gusto nila ngayon pag nagta-travel, kasama lang ang pamilya. Yep. Yung maliit lang na grupo, ayaw na nila yung malalaking grupo. So yung sand and beach, mm-hmm. yung mga mountain climbing, mga gusto nila yon kasi pwedeng mag-isa. Mm-hmm. Biking, gustong-gusto rin yung biking. Kasi yung biking, mag-isa ka lang naman. So yun, alam mo, all over the country, nako, usong-uso ngayon yung bisikleta. Opo, tama. At saka, yun naman ang kagandahan kasi dito naman sa Pilipinas, nandiyan naman lahat ng hinahanap. Mm-hmm. Pero talaga, kunyari indoor man, gusto nila well-ventilated. Mm-hmm. Pag napansin mo sa mga restaurant, they really prefer yung al fresco. Tama, outside. Talaga, kahit na mainit, gusto pa rin al fresco. Mm-hmm. So, yung hinahanap ngayon. Oho. At ang inyo pong kahilingan, ma'am, at ang inyo pong mga amithiin by June, this coming June, talaga hubang... Ano hubang batting average papayagan po yun ng IATF, ma'am? Pag bumababa na yung ating mga kaso, mm-hmm. at least pag bumababa na yung mga kaso, yung more chances na GCQ na tayo, hindi yung strict GCQ, okay. Maaring pumayag na. At syempre, we are continually pushing for that kasi naghihingalo na ang tourism industry. Kailangan na. And we're quite happy na at least dumating na yung bakuna, di ba? Nagsisimula na at the end of May. Yes. Mapapakunahan na rin yung A4, kasama doon yung ating mga tourism frontliners. Ayun. Okay, dahil sa gusto natin palakasin po ang tourism sector po natin na Secretary, no? Yung hubang pagtanggap na ho ng mga foreigners, nasa pipeline na ho ba yan? O medyo malabo pa ho nga aprubahan niya natin po Pangulo? Tinanggap na yung pag, na-approve na yung pag dating ng mga balikbayan natin. Okay.
Number three, largest market sila. Most of them are coming from the United States. Ang hiniling namin last week sa IATF, which will be discussed this week, yung tinatawag na green lane. Ayun. Kasi marami sa ating mga kababayan, even the OFWs or overseas Filipinos and balikbayan, fully vaccinated na sila. Okay. So hinihingi natin kung pwede, at least kung fully vaccinated naman, mabawasan yung quarantine days. Kasi Alex, 14 days yung quarantine, di ba? Pagdating nila dito. 10 days sa hotel, 4 na araw sa bahay. Tama. Eh, syempre, kung magbabakasyon ka, mahirap naman na nasa kwarto ka lang. Oo nga. So, hinihiling natin, kasi yung mga ibang bansa, gaya ng Thailand, kapag fully vaccinated, 7 ang quarantine days na lang, nabawasan. Mm-hmm. We're hoping that yung ating hiling na mabawasan yung quarantine days, mapayagan na nila. Okay, pero hindi pa rin tatanggalin yung quarantine, ma'am, no? Bagamat meron po silang lane, na tawag doon, green lane, vaccinated area po yan, mga tao po na vaccinated na. So, paano ho yan masisiguro na sila po ay wala hong dalang anumang mga variants or new variants mo ng COVID, ma'am? Sa ibang bansa, minomonitor namin, meron pa rin 7 quarantine days. Oo. Meron pa rin, yung fully vaccinated. Hindi kumpleto na nawala yung quarantine. Ayun. Pero may mga ibang bansa, tina-target nila, kunyari 70% ng kanilang population ay vaccinated, maaari mo nang isip, mapag-usapan na baka wala ng quarantine. Ayun. Pero tayo dito ay mga 4 million na nang nabakunahan, malayo pa. But kaya also hinihiling din natin, baka yung mga ibang tourist destinations natin, anyway, mag-A4 na, baka pwede nang mapabakunahan. Like, for example, sa Boracay, 40,000 lang sila doon. Baka kung mapabakunahan na, we can accept fully vaccinated, di ba? At saka yung pupuntahan naman nila doon, fully vaccinated rin. Yes. Pag-usapan na, let's say, baka matanggal ang quarantine or mabawasan. Ayun. Okay, ano pong update ngayon, ma'am, sa mga, ready ho ba mga tourism workers natin to be vaccinated daw, ma'am? Oo. Gustong-gusto nang mapabakunahan. In fact, nung May 1, merong naging ceremonial na mga ilan sa ating mga tourism frontliners. Inimbita ng DOLE kung gusto nilang ma-vaccinate. Opo. Alam mo, talagang ang haba ng listahan. Lahat gusto nang magpabakuna. Kasi you know, Alex, that is the only way na tuloy-tuloy na ang turismo. Hindi gayang yung nangyari, di ba? Talagang excited na lahat, summer, tapos biglang tumaas ang cases, wala. And you know, I was talking kanina to the UK ambassador. Opo. Sa United Kingdom, halos lahat napabakunahan na. Alam mo, mababa na ang cases nila. So it's proven pag vaccinated, yung cases bumababa, hindi na nagkakasakit yung mga tao. Pero syempre, paalala pa rin, di ba? Pag vaccinated, baka akala nila pwede na sila mag-party. Yung minimum health and safety protocols pa rin. Yung vaccination lang naman is to avoid yung naho-hospitalize. Ngayon. Okay. Kapag kunyari, nabanggit po ninyo, Secretary, na example po yung UK, no? Most of them are vaccinated na. Yes. Meron ho bang decision po ang Pangulo na sige, magtanggap na tayo ng mga taga-UK? Okay na ho yun. Parang ganun. Wala ho bang ganun decision pa? As of now, kasi yung third largest market natin are balikbayans. Yun na muna. Yun lang muna. Third largest market naman. And let's see how it goes from there. Kasi kami naman sa DOT, we will always push naman na mabukas. Pero syempre, huwag ma-compromise yung health and safety. No. So yung last say is always the Department of Health and the health experts. Pero yung tinatarget actually natin, yung Koreans, kasi yun ang number one market natin. Tama. Hindi pa sila parang dinidiscourage pa rin sila to travel outside their countries. So we are always monitoring, lalo na yung mga neighboring countries natin, kung paano nila ginagawa. We'll see how it goes. We're taking it a day at a time. Pero importante sa atin, yung third largest market natin, which are the balikbayans, pinapayagan ng makapasok. Okay. Secretary, with regards naman po sa mga LGUs, no, may mga paghihigpit ngayon dahil nga meron pong uptrend at tumataas pong bilang ng mga cases po sa mga probinsya, lalo na yung mga lugar na meron pong mga hitik na hitik po mga tourist spot, ma'am, no?
Ngayon, hinihigpitan. Eh, paano ho yan? Parang it will defeat the purpose na paligsahin, pasiglahin po natin ang ating turismo. Actually, last year pa naman naka-MGCQ mga tourists. Di ba pag MGCQ, yes, pwede na ang tourism. Uh-huh. Pero ang desisyon sa pagbukas ay talagang desisyon ng LGU. So again, syempre we will always follow the decision of the LGU kung magbubukas sila or hindi. Pero ang importante is that kung mag-decide na sila magbukas, ay at least ready na tayo. Ayun. Okay, kaya ko nabanggit ko yan, ma'am, dahil dadako tayo sa hiling po ng mga resort owners po, private resort owners, dyan po sa Barangay Pansol sa Calamba, Laguna. Ano na ho inyong pumpasya ho dito, Secretary? We are going to take it up sa IATF. Mm-hmm. Kasi ang pinapayagan lang ngayon yung mga star rating, yung staycation. Na kasi GCQ pa kasi ang NCR Plus. Yeah. So we are also asking kung pwedeng payagan. So we will have our IATF this Thursday. Kung pwede, kung bumababa naman ang cases, kung pwede na rin payagan. Kasi naiintindihan ko rin naman, di ba? Lalo ng init-init ngayon, uh-huh, mag-swimming. Mm-hmm. Pero I think nagkaroon ng pangamba kasi yung nangyari sa Caloocan, uh-huh, di ba? Nag-swimming lahat, bawal pa, tapos ang daming nag-positive, nag-COVID positive. Kaya hindi ko naman mabiblame yung ating mga health experts, ang DOH, yeah, na nag-iingat sila kasi yung nangyari nga sa Caloocan. Mm-hmm. Pero kami naman sa Department of Tourism, lagi naman balanse. Siyempre, gusto namin mag-start, lalo na yung mga kababayan, lalo na mainit ngayon, di ba? Gusto nilang mag-swimming. Tama. Pero balanse naman palagi. We are only a member of the IATF. Oho. Ang grabe yung discussions lagi. Usually ginagabi kami. Oho. But we will always push for para magkatrabaho, magkahanap buhay ng ating mga kababayan. Pero at the same time, pinapaalala natin, lalo na sa mga establishments natin, para hindi na tumaas ang cases, talagang sila na dapat mag-police rin, di ba? At yung mga travelers natin, kasi akala nila, basta pwede ng tourism, pwede ng lahat. Yes. Na palagi pa rin wearing of the mask, face shield, physical distancing, at palaging naghuhugas ng kamay. Nasa sa atin na rin yun eh. Talagang tulong-tulong eh. Mm-hmm. Hindi lang ang DOT kasama ang LGU at pati na rin yung mga private sector. Opo, dahil si Mayor Chipeco ng Calamba ay he can vouch the operations of the private resorts po doon dahil nung nag-GCQ daw sila, eh binuksan, eh nagulat sila nung nag-GCQ ulit ang NCR Plus, eh biglang pinagbawalan nung silang bumalik sa negosyo. So, medyo naguguluhan po sila sa pasyaho ng IATF. Kasi di ba ang dami-dami na natin mga queues. Yes. Pero yung GCQ kasi natin ngayon is strict GCQ. Yeah. Hindi yung dating GCQ. Tama. So, si Mayor Chipeco, matagal ko na rin kilala siya. Mm-hmm. Siyempre, sabay naman kami and I know he is very responsible. We will always push naman, yeah, para mag-restart ang tourism. Hindi lang para nga magkahanap buhay na ulit ang ating mga nawalan ng trabaho. Pero gaya ng sinabi ko, Alex, is for, yeah, the sanity. Diba sanity ng ating mga kababayan? Diba gustong-gusto na nilang lumabas ng bahay? Diba? We will push, pero sana nga pag, let's say, panawagan ko, kung payagan na ng IATF, talagang we should all be vigilant, uh-huh, para hindi na agad ulit tumaas ang cases para tuloy-tuloy na ito. Oh, lastly, ma'am, ang Boracay and Bohol, ito po yung mga sikat na mga resorts. No, kumusta po doon, ma'am? Nako, nakakalungkot kasi most of their tourists come from NCR Plus. Nako. Although pwede naman silang tumanggap from the Visayas and Mindanao, yung bulk is from NCR Plus. Uh-huh. So again, by June 1, we are praying and hoping na bumaba ng cases natin at finally payagan na kahit na test before travel. Sa Boracay naman, may test before travel. Mm-hmm. And I can vouch, ha, even in Bohol, mm-hmm, hindi, ang pagtaas ng COVID is not because of tourism. Yeah. Okay. Secretary, thank you so much, ha, at ingat po kay ma'am. Thank you. Stay safe. Salamat po, ma'am. Si Secretary Bernadette Romulo Puyat po ang kalihim po natin sa Tourism Department. Ayun. So, expect na natin na mabibigyan po ng kaliwanagan yung po sa mga taga-barangay Pansol sa Calamba
At yung pinakaantay po ng ilan po natin mga kababayan, lalo na yung mga nasa NCR Plus Bubble, na pwede na tayong tumungo sa iba pong mga resorts, especially po outside of NCR Plus Bubble. Ay, tulad yan, gusto natin pumunta ng Boracay, pwede na kaya. Ayan, malalaman ho natin yan siguro before June. Meron siguro pong magiging pagpapasya po dyan ang ating pong IATF. Magbabalik po tayo, 1:45 na po ng hapon. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng urig, sarap ng totoo. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa Pagcor. Keep it fun. Game responsibly. Sakrang ka na naman ako, Pops. Kalma ka na, kalma ka na. Nag-angkas ka pa ng bigas. Kalma ka na. Sa grocery ka lang nagmotor, pero ang nauwi mo, sunog na itlog. Kalma ka na, kalma ka na. Nag-Petron Sprint 40 ka na lang sana with thermal control system. With TCS formula. Controls heat, sustains power. Para laging chill mode sa road. Para laging chill mode sa road. Petron Sprint 40 Motorcycle Engine Oil. Sustains power, controls heat, and protects engine for a smooth ride. Available in all Petron stations nationwide. Alex Santos, Alex Santos sa walang sinasanto, walang sinasanto, walang sinasanto sa Radyo Pilipinas 7:38 AM. Okay, we have 8 minutes to go at atin pong inaantay ngayon ang barangay chairman, punong barangay ng barangay Nagkaisang Nayon. Ito po yung lugar kung saan po na uminit pong ulo ng ating pong alkalde po dyan dahil nga ho dun po sa nangyaring pong pool party. Diyan po sa selebrasyon po ng Mother's Day. Kaya atin pong kausapin po ang barangay chairman ng barangay Nagkaisang Nayon. Walang iba kundi si Chairman Feliciano Sunny de la Cruz. Chairman, magandang hapon po si Alex Santos, sir. Magandang hapon po, Sir Alex. Opo. Kumusta na po ang naging... Kayo po ba'y separately gumagawa po kayo ng investigasyon? Ano ho ba ang punot dulo ho ba? At nagkaroon po ng pool party po dyan sa isa pong homeowners association po dyan. Yes po, no? Noong May 9 po, ay nagkaroon nga raw po ng pool party, no, dito sa dormitory phase 3. No, although hindi po nakarating sa ating pong kaalaman na mismong araw po na yun, no, nalaman po natin yun noong May 11 na po, no, noong kapistahan po ng lugar din po na yun. At ito po ay nagkaroon din po tayo ng investigasyon, no, at kung sino-sino po yung nag-organize po ng pool party po na yan. At yun po, although naka-lockdown po kasi sila ngayon, after po ay iningan po natin po ng paliwanag. At nag-usap nga rin po kami ng ating pong alkalde na si Mayor Joy Belmonte na ito pong mga to sa tulong din po ng General San Diego ng DPOS ay titikitan po itong mga to, no? At para magsilbing kaparusahan po. Opo. Ano ba ho latest? Ilang ho ba nagpositibo ho dyan? Based sa report ng QC CESU, nasa 50 plus daw ho yata nagpositibo? Opo. Nasa 54 po ang active cases po dito po sa dormitory phase 3. So, with that number, eh mukhang nakakatakot po yung numero na yan, sir, no? Opo. Kaya 24/7 po, no, ang pagbabantay po na ng BPSO po natin at sa tulong din po ng ating pong kapulisan ay binabantayan po 24/7 po yung area na nilockdown po. Ito, bluntly ang tanong ko po sa inyo, Chairman. Wala ho ba kayong pagpapabaya ho dito sa nangyari, sir? Regarding po kasi sa pool party po, no? So kaya po ang unti-unti na po natin kinakausap po ang mga OWA officers at saka mga parok leaders po natin na lahat po ng mga activity, lahat po ng nangyayaring mass gathering ay makarating po sa kaalaman
ng ating pong barangay para if ever po ay mapapuntahan po kagad natin at mapatigil if ever po yung mga nangyayari po mga mass gathering. No, at dito po ay nag-conduct na rin po tayo ng investigasyon dahil dito po sa nangyaring kapistahan naman po ay meron po nga nung ano nagpaalam po sa akin ang asosasyon ng Homeowners Association na magkaroon po sila ng misa, ng prosesyon at ng community pantry. Pero dun sa ano hindi po natin inalaw po yung prosesyon. No? Yung tanging misa po at saka community pantry po ang inalaw po natin. At dito po ay nagpunta po tayo no para at may kasama po tayong mga BPSO para masiguro po na pinapatupad po yung minimum health protocol. No, at nakita naman po natin nung during the mass ay layo-layo naman po no at kumbaga limited lang po yung inalaw na umaten po ng mass no at after po noon eh, nagkaroon din po ng community pantry at pinabantayan po natin yan sa ating pong BPSO at ang report naman po ng BPSO po sa atin ay okay naman po yung naging distribution ng kanila pong community pantry. Uh-huh. Yan nga lang po ay after po niyan ay nung celebration po kasi wala na po sa akin na i-report na any activity pa no kaya nung pagkatapos po ng pamamahagi ng community pantry po nila ay nagkainan daw po yung mga organizer no at yung officers no at dahil sa tulong din mga volunteers ay ayun, siguro sa pagbibigay pa sa pasalamat ay pinakain po sila at nasundan po ng inuman yun po ang naging problema. Oo. Kaya nung nalaman po natin 'yan ay pinapuntahan po ulit natin sa BPSO po natin at kasunod din po yung board po natin no para mapatigil yung ganung scenario po. Oo. Pero chairman, ang nangyari kasi bakit after 3 days pa ninyo nalaman na meron pala hong ganun pong pagtitipon yung pool party. Hindi ba parang late na ho yata ho yun, sir? Yun nga po eh. Oho. Kasi inilihim po ng mga magulang, ng mga nanay, mm-hmm. itong pagtitipon po nila dahil, dahil for sure alam naman po nila na talagang bawal po ang ganitong pagtitipon, lalo na po yung pool party na ginanap po nila. Oo. Okay, what dahil meron pong statement ngayon po si Mayor Belmonte na sabi niya mukhang kakasuhan. What if kung kayo po ay mapapasama ho dito sa mga kakasuhan, ano pong reaction doon ninyo dito, Chairman? Malugod po nating tinatanggap po, no? Dahil po accountable po tayo dahil sa nangyari po 'yan sa nasa sakop ko pong barangay kaya tinatanggap ko po at actually si Mayor Joy ay nagkausap na rin po kami at nabigyan nga po tayo ng show cause order at dito po ay malugod po natin tinatanggap po. Opo. Okay, sige po. Chairman, thank you so much po sir. At sana po hindi na umaulit po yan kung ito po ay meron pong mga kalintulad po ng mga event. No? Sana po ay mapigilan po natin kagad, sir. Thank you so much po. Opo. So, actually, na po, pinapatawag na po natin paunti-unti yung mga homeowners association sa mga procurator para makapagbigay impormasyon at nag-allocate din po ang barangay council na madagdagan po ang mga CCTV cameras po dito po sa nasasukupan ng aming barangay. Okay. Thank you so much po, Chairman Feliciano de la Cruz. Thank you po, sir, sa inyo pong oras. Okay. Maraming salamat po, Sir Alex. Si Barangay Chairman Feliciano de la Cruz po yan, ang barangay nagkaisang nayon. Dito po yan sa lungsod ng Quezon. Ayun. Sana po ay maging ehemplo at maging eye-opener na po to sa lahat po ng mga chairman. Pakisuyod po ang inyo po mga nasasakupan dahil alam nyo naman na kung pipilitin po na ilan po natin mga kababayan na magtago po dyan sa kanila pong gagawin, eh gagawin at gagawin po nila. Eh dapat to maging mapagmatsyag po tayo. At dahil
ang ano diyan, bottom line, kayo po ang masisita ng ating pong pamahalaan po diyan. Dahil nga, dereliction of duty po yan, or di kaya pagpapabaya ang intawag mo diyan. Okay, maraming salamat kay Rolly Robin Padilla Bumatayo, Sir Rolly, at si Michael Richard Gutierrez Lainez, at ating pong executive producer, si Ivy Grace Rivera. Until tomorrow, magkita-kita po tayo. Salamat po. Bye for now. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep... Ikaw matras sa sakit na marahas, kailangan mong magpalakas para sila'y mailigtas. Buwis ang iyong buhay handang matanggap pag ika'y mamatay. Asawa't anak na hindi masilayan, pamilya mong iiwang luhaan. Masdan niyo! Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa at mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mas hugas iwas. Umibirada sa mga usapin kapag kailangan na masusing himayin. Ang tiwala ng tao ay lubhang napakahalaga. Kaya aming tatapatan ng makatotohanang pagbabalita. Aksyon, solusyon para sa paglalahad na napapanahon. Hindi lang basta tapang, balita ang patas at makabuluhan. Naglilingkod gabi-gabi para sa makabuluhan, matapang at makatotohanan. Ulan Bayan! Maging patas at totoo, mahalaga ang pagtitiwala na ibinigay sa atin ng mga tao. Ilagay ang balita sa tamang konteksto at bigyan ng mananood ng bagong perspektibo. Magsilbing mata ng taong bayan, alerto lagi sa kapaligiran. Sa gitna ng krisis, kritikal na impormasyon ang magliligtas ng buhay. Ang pamamahayag ay hindi lamang simpleng profesyon, ito ay panghabang buhay na tungkulin. Sila ang mga magigiting ng pamamahayag na inyong pinagkakatiwalaan. At ito ang mas pinalakas na PTV News, ang boses ng katotohanan para sa bayan. Ngayong gabi sa Ulat Bayan. Hindi nang help so to call flat. Ang cashless call payment. Kung pwede pong nakatutok ngayon, PTV.